はい。びっくりした。Yo, so what's up sa inyo mga ka-RS, no? At it's a good Sunday morning. Init. So, ayan guys, at ano ba tawag dito? Ang gagawin natin ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ang aking tricks, no? Tricks ba? Yung mga techniques ko kapag nag-u-Uber ako na ganito. Ayan. So, papakita ko sa inyo isa-isa mula sa pagtanggap ng deliver hanggang sa ma-deliver nyo yung pagkain or kung ano man yung order nila. So, let's go! So, ayun guys, at sa mga bago pa lang dito sa channel natin, huwag nyo kalimutan pindutin yung like, comment, subscribe button, share button, bell icon. Ayan, lahat na. Comment na rin kayo. At grabe, ang init talaga. Kapal pa ng sinuot ko, buwiset. So, ayun, ang gagawin natin today ay mag-u-Uber lang tayo. Ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko, no, pagka kunwari, yung umorder sa inyo is hindi kumpleto yung address and yung kung ano yung dapat yung gawin, tapos kung paano kayo makakapag-deliver ng maayos, yung mabilis, at pati yung style ng pag-deliver dito, no? Kasi meron sa umpisa, pagkabaguhan ka pa lang sa Uber, ay dalawa yung option mo sa pag-deliver. Yung isa, i-deliver mo by picture yung, paano ba yun? Iiwan mo yung pagkain, tapos pipicturean mo. Iiwan mo sa harap ng pintuan ng umorder. At yung isa namang option ay iabot mo mismo doon sa tao na umorder. You know? Tapos, pagka kagaya ko na medyo matagal na rin nag-u-Uber, siguro mga ilang buwan na, magkakaroon na rin kayo ng option na cash on delivery. So, pag may cash on delivery na kayo, yon, dapat mag-ready na kayo ng panukle para hindi hassle. Na-experience ko na kasi yung kulang yung panukle ko. Ang inabot sa akin ay 1,000. Ha? 5,000. Inabotan ako ng 5,000. Ang order lang niya ay nagkakahalaga ng 1,000 plus. So, wala akong 1,000. Puro barya lang yung dala ko. Ginawa ko na lang is nagpabarya ako. Kumbaga, pumunta ako sa pinakamalapit na convenience store, tapos balik ako sa doon sa bahay ng umorder, tsaka ako inabot yung sukle. So, huwag niyong kakalimutan lagi yon, yung panukle. Importante yan. At yun, so tara, i-deliver ko muna tong isa, tapos papakita ko sa inyo yung kung paano yung pagtanggap ng orders from the start, busog lang. So yun, yung pagtanggap ng order hanggang sa pag-deliver, yan, i-screen record ko na lang din, tatakpan ko na lang to cellphone para hindi masyadong magulo, no? At yan, i-deliver ko muna to, so let's go. Mas maganda naka-earphone kayo, no? Minsan kasi hindi mo madidinig yung ano yung sounds ng Uber kung merong order na pumapasok, kasi minsan mahina o kaya minsan maingay. Kaya mas maganda kung naka-earphone kayo para mas dinig nyo yung ano, kumbaga yung notification niya, para mas mabilis kayo makatanggap ng
makapag-accept pala. Mabilis kayo makapag-accept ng order. Yeah, kung busy sa lugar nyo, dapat pagkagantong oras na nagdi-deliver ka na, ay meron na dapat siyang notif. No? Paano bang notif yun? Yung tipong may papasok na agad na order, next delivery. Kaso dito sa amin kasi hindi masyadong busy, kaya tinapat ko na lang din na ganito mag-vlog para hindi ako masyadong mahirapan. So at ang isa pa pala, sana tumagal yung battery ng cellphone, ay ng GoPro ko, kasi hindi ako nagdala ng extrang battery, no? Kasi nasa isip ko mabilisan lang to, eh. Mabilisan vlog lang. So hindi na ako nagdala ng extra battery. So sana mapakita ko sa inyo ng buo. Oops, my heart went oops, sobra ko. Ito yung mahirap, eh, pagka makikipot yung daan. Minsan sumusobre. Dami naman ang isekto. So ayan, ang deliver ko ngayon is cash on delivery. So tatanggap tayo ng cash. Let's go. Init. Yeah, so ito na yon, yung sinasabi ko. Yung merong ano, so accept na natin to. Magkano? 220. Tama ba? Tuto pa. Ay, what this? Ay. Sya. Eto. 220. Ah, ayun zaymas. Seshmas. So, yun. Ganun lang yun, guys. Ito ayoko, eh. Yung nakahagdan. Tapos ito pa yung suot ko, helmet. Hindi ako makahinga. So, yun na, guys. So, dumating na yung next order. Nakita nyo naman. So, tapos na ako mag-deliver na isa. So, yan. Nakita nyo, in-accept ko yung order. Yan. So, kukunin na natin siya. Hot moto. So, ayan. Kunwari, kagaya nito, Hot Tomoto yung pupuntahan natin. Tapos, hindi nyo alam kung saan yung Hot Tomoto, kung saan banda. So, huwag nyo gagalawin yung screen. So, eto na siya. Pindutin nyo lang yung arrow na to. Lilipat na siya sa Google Apps. At pagkalipat niya sa Google Apps, syempre, Harry. Automatic, iaano na niya yung ito, saan nakadadaan? Okay, dito. So, ayan. Automatic na siya lilipat sa Google Maps. In 100 meters, turn left. Tapos, hindi mo na siya kailangan i-search. Automatic na siyang mapupunta doon sa Hot Tomoto na lugar. At i-start mo na lang yung navigation. So, turn left, then. Turn left. Puntahan muna natin yung Hot Tomoto. Okay, tomare. Sundin natin ang rules ng Japan. Yan. So, let's go, guys. Turn left. Ay, tumare. Okay, pagka ganito tumare, walang singgo. So, tumare lang tayo, no? Siyempre, kakunin. Check lang natin, no? Baka may dadaan pa. In 400 meters, turn right. Init. Yan, so, basta lagi nyo tatandaan, guys, ride safe lang dapat tayo. Yan. Kasi syempre, kailangan nating mabilis, pero syempre, kailangan din nating ingatan ang ating sarili.
Yan, mga ganyan. Siyempre, kahit sabihin mo meron tayong insurance, iba pa rin yung nag-iingat. Nagtanggal muna ako ng gloves, ang init talaga. Yan. Uy, nasa na yung ating navigation. Yan. So, malapit na tayo. Right. Yan. Kaya ako ginawa itong video na to kasi para i-explain na din, no? Kasi meron tayong mga tropa na kailala nagtatanong sa akin kung paano ba yung sistema, kung paano ba mag-deliver, yung mga ganun, mga simpleng tanong nila ay para masagot din yung tanong nila, no? So kaya ako naggawa ng gantong video. Uy, ano ba to? So grabe, hindi, tiningal ako doon sa ulang hagdan pa lang na yun, So para sa kagaya ko no, na hindi na masyado active sa mga pagbibisikleta, ay hindi ko na kayang tumagal mag-Uber ng nakabisikleta. Malamang baka nakakadalawang deliver, tatlong deliver pa lang ako. Lutay-lutay na yung katawan ko sa pagod. Yeah. So, mas ano ko ang nakamotor, lalo na ako gusto kong kumita ng marami. Kasi mas in mabilis. 200 meters, turn left. At ang tip pa pala guys, no, lalo na kagaya ko dito sa lugar namin, kabisado ko na yung mga karsada kung saan yung gantong pasikot-sikot, no. So, mas malaki yung tulong nun kasi pagka kung gusto mo talagang mapabilis, your destination will be on the left. Alam mo na yung dadaanan mo na shortcut para mas mabilis kasi minsan sa Google hindi niya ilalabas yung shortcut eh. Okay, tomare, tomare. Kakunin. So ayan, eto na tayo guys. So kukunin ko na yung your destination pagkain. Is on the left. Alright, let's go. So yan, pag kukunin nyo yung pagkain, huwag nyo kakalimutan dalhin ang inyong cellphone. Touch here. Touch. Konnichiwa. Hiningal ako. So, ayan. Hintay muna tayo, guys. Aray ko. Eto, 6CF2D. Hay. Yot. Hay, sueshimasu. So ayun guys, at nakuha ko na. Ganun lang siyang kunin, no. Sasabihin mo lang yung number. At yung number niya is nakasulat dito sa screen yan. Naka-screen record naman tayo. Yun yung gagamitin natin. Yan. So, pagka nakuha nyo na, siyempre, pindutin nyo na ang deliver. Start delivering. Lagyan natin ng thumbs up si ate. And then, let's go. Start delivering. Yan. So, bago ka mag-start mag-deliver, ay check mo muna yung address nung pagdadala mo ng pagkain. So, ayan, sakto. Take a photo. So, ito yung isang option ng pagde-deliver. Take a photo. Iiwan mo lang siya sa pinto, tapos pipicturean mo na. At isa pang mga issue dito na, alam mo yun, yung mga hindi nila nilalagay yung information nila ng tama. Yung mga address, yan, yung bahay ng apartment. Yung pangalan ng apartment pala, ng building, di nila nilalagay yon. So,
Yun yung mahirap. Yun. May technique naman ako pagka ganun. Head northwest. Pagka ganun hindi nila nilalagay yung pangalan ng building nila, no? So, meron akong ilang ways para i-check yung kanilang building name. At yan, pagka ano, sa susunod na video ko na lang siya isasama kasi gusto ko rin mag-focus muna ng gusto ko rin makadami, no? Kasi pagka idiniretso ko yung vlog, mahirapan ako eh. Baka makita nyo yung mga pinagbabawal na technique. So, yan. And so, gamitin mo siyempre ulit dito si Google Map para malaman mo yung exact location ng nilagay ng address niya. At kasi yung pagkaginamit mo lang yung mapa ni Uber, hindi kasi siya minsan nagsasalita. Hindi ko pa siya nadidinig magsalita. Ituturo niya yung direction kung saan ka nakakaliwa, mga ganun. Kaya Google Map talaga yung gamit ko, Google Maps. Init. So ayun guys, no. Habang nandito ako sa stoplight, pindutin niyo na yung like and subscribe button, samahan niyo na rin ang bell. Tapos pindutin niyo yung all, no, para updated kayo lagi, no. So, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Yan. Nasa ilan na ba ako? Konti na lang, magpo 400 daw eh. Konting push pa. So, yan. Okay, liko tayo. May palpla tayo liliko. Straight muna tayo. Pam 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 pam. Init. So yeah, maganda ring part-time to, no, lalo na sa kagaya kong mahilig magmotor. Ay ito na yung way ko, no, para makagala na din. Siyempre kailangan lang natin mag-iingat. In 300 meters, turn left. Tapos pagka sa mga city kayo pupunta, yung mga lugar na maraming tao, huwag niyong kakalimutan mag-mask. Ayan. So ayan, mayroon na ako next na trabaho. Ayan. So pindutin natin. Ayan, umabot pa ako, no. So accept na natin siya. Ayan. Turn left. In 300 meters, turn left. So, at ang isa pa pala, kagaya ngayon, mainit, kaya wala akong gloves. Pero pagka yung malamig, no, ay huwag nyo kalimutang magsuot ng gloves na pwede nyo mapindot yung inyong cellphone. Kasi pagka yung gloves nyo, hindi nyo mapipindot yung cellphone, wala na, finish na. Kailangan nyo huminto habang bumabiyahe. Turn left. Para lang tanggapin then, yung your destination order, will be on the right. Or yung next delivery. Hi, hi, wakarimashita. So, ayan, dito na tayo. Exit na natin to. Balik tayo kay Uber. So, ayan, hanapin na natin yung apartment. Okay, so ayan guys, kunwari hindi lumabas yung exact na address nung pagdedeliveran nyo, no? Ayan, hanapin nyo yung pinpoint dito sa Uber app. Accurate naman siya, so hanapin nyo lang yung pinpoint, yun na yung yung lugar ng pagdedeliveran nyo. So yan, andito na ako, no, Koji Court. So pwede nyo rin siyang i-check, no, hanapin nyo yung pangalan ng building. Ayan, ito, Koji Court. Pero syempre iba yung nakasulat sa application nila, iba yung 101-201-102. Okay, so 102. And so ganito lang guys, iwan nyo lang siya sa tapat ng pinto. Sa kanila maglagay sila lamese, no, para hindi masyadong dugyot. And then let's take a photo.
So, siyempre, pag take nyo ng photo, i-verify yan. At pagka-verify, ay ilagay nyo, delivered. Ayan, so, ayan. Ganun lang siya ang option ng pag-deliver. Init po siya. Init ah. So, let's go. Saan tayo dadaan? So, ayan. Yun lang yung saktong-sakto kasi take a photo yung deliver natin. So, yung pay-picturean. So, yun lang naman yun eh. Tapos yung iba, magdo-doorbell na kayo no, sa mga bahay-bahay para lang mag-deliver. Ayan. So, iabot nyo mismo sa tao. Ganun lang naman siya kadali guys. No? So, ang bilis, di ba? Pagkatapos mo i-deliver, so picture, okay, then verify, then delivered. So, ayan, intayin nyo na lang, papasok na yung kita nyo, automatic na yun. Mapagtanggal nga ng neck warmer mamaya. Ayan, ganun lang siya kadali guys. So, hindi siya ganung nakakalito para sa mga first time mag-Uber. No? Hindi siya nakakalito. Kasi ako, unang try ko, ganun din, nag-message din ako. Tinanong ko din yung... Uy, medyo galit si kuya. So, yan. Tinanong ko din yung tropa kung paano ba yung style, no? Yung kung paano ba yung gagawin. At madali lang. So, unang turo niya lang kagad sa akin, no? Natutunan ko din kagad. So, madali lang talaga, guys. Kaya, kung gusto niyo rin palang itry mag-Uber sa mga bago, yan, ilalagay ko yung link ng aking invitation code, no, para ilagay niyo yung code na yon at makatulong din sa unang try niyo ng Uber, no. So alam ko meron siyang ano ba yon, sa Japanese kasi Shokai fee yung tawag doon eh, nakalimutan ko sa English or Tagalog, hindi ko alam yung tawag. So ayan, ilalagay ko diyan sa description yung invitation code, yung link or yung pinaka-code ko mismo, no, para pwede nyo siyang ilagay. Ayan. Ganun lang siya, guys. So, yan. Ganun lang kabilis. Puro ganun na lang ang nadidilig nyo, guys. Ganun lang talaga. Andali lang. So, ganun na nga. Ganun na nga. Ganun pa rin at ganun na nga yun. Ayan. Yan. Sana may natutunan kayo, guys, no, sa medyo magulo kong explanation. Yan, bigyan nyo ng like kung na may natutunan kayo. At syempre, bigyan nyo rin ako ng maganda-gandang comment, no? Huwag naman puro harsh na comment, ganon. Yan. So, kung may tanong pa kayo, sasagutin ko yan sa susunod na vlog. Basta mag-comment lang kayo kung ano ang inyo itatanong tungkol sa Uber or kung ano pang inyong itatanong na kaya kong sagutin. Sasagutin natin yan. At saan ba ako? Ayan, so, malapit na pala ako. So, ayun guys, no, at ito pa pala ang isang tip bago ko tapusin ang video na to. Siguraduhin nyo din guys na meron kayong Google Translate, no? Kasi lalo na dito sa Japan, lahat ng nakasulat, karamihan, halos lahat ay naka-kanji. So, kagaya ko, hindi ko kaya basahin lahat ng kanji na yan. Google Translate ang aking kakampi. Okay, so gamit tayo ng Google Translate, print screen lang natin. Tapos yun, doon natin siya iyan, no? Para mabasa nyo din, no? At mas madali nyo maintindihan o mas madali nyo ma-search, mapuntahan yung lugar o makita yung lugar na hinahanap nyo. Yan. Yun yung tip number 2 at last tip for today. Ay, number 2 ba yun? Basta yun na yun. Basta yun yung tip ko. Okay. Yan, ganun lang siya kadali, guys. So, huwag kayong masyadong malilito. At pagka mag-Uber kayo, siguraduhin nyo lang na yung easy lang. Huwag kayong masyadong nagmamadali at delikado din, guys. Yan, so... Yan, share nyo na lang to guys, no, sa inyong mga tropa. Hanggang dito na lang tayo. So bago ko pala tapusin tong video, no, shout out pala sa gumawa ng ating bagong logo kay Art Papi. At
Shout out din sa ating mga tropa dyan. Shout out sa nagturo sa akin ng Uber. And shout out din sa tropa natin nasa Canada, si Boss Amo. Ayan, si Boss Amo, Max Risk. Yung risk niya kasi, ano eh, yung risk talaga ta, ano. Yung, ano ba sa Tagalog yun? Basta yung R-I-S-K, yung risk niya, ano. So, yan. Shout out sa'yo, Boss. At, yan, shout out din po kay J.M. Ancheta de Guzman. Shout out din kay, pangalan nito, yung isa pang vlogger na ano, ayun, si shoutout din po pala kay Lorbe, kay Lorbe Vlogs. Ayan, shoutout, uy, Nmax. Hindi ko talaga magustuhan yung style ng Nmax, may masyado siyang malaki, ay may tumba na siya, may gasgas. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo, no? Sa kung meron man hindi ko nabanggit sa shoutout, ay sa susunod na vlog na lang natin siya i-shoutout. So alright, Rider Shin RS, Ride Safe Arshin Vlog, Arshin TV. Okay, so Arshin TV signing out and need to work. Alright, peace out. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.